Nagbabalik ang PTV balita ngayon. Na-recover na ng mga otoridad ang bangkay ng nawawalang mangingisda sa Bugey, Cagayan matapos malunod sa isang lawa sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Maymay. Ayon sa Disaster Risk Production Management ng Cagayan, kahapon pa ng umaga na iulat na nawawala ang mangingisda na si Marshall Pugal. Anila, pasado alas 4 ng madaling araw nang pumalaot ang biktima pero hindi na agad nakabalik sa kasagsagan ng bagyo. Nabatid naman na kare-recover lamang mula sa mild stroke ang nasawing mangingisda bago nangyari ang trahedya. Samantala, sa ngayon ramdam pa rin ang malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon dahil sa epekto ng Bagyong Maymay. Gayunpaman, ayon sa PAGASA, posibleng humina ito bilang low pressure area bago tumama sa lupa. Minomonitor din ng PAGASA ang isa pang bagyo na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas at tatawaging Bagyong Neneng. Sa ibang balita, isang resolusyon ang inihain sa Kongreso upang imbestigahan ang umano'y palyado at mabagal na pagpapatupad sa National ID System. Sa inihain resolusyon ni House Deputy Minority Leader Bernadette Herrera, hinikayat niya ang Kongreso na magsagawa ng formal na imbestigasyon at mga pagdinig upang matukoy ang mga pagkakamali ng implementasyon nito. Kabilang dyan ang delayed na pamamahagi ng National ID, substandard printing at maging ang mga napapaulat na hacking. Nais din ng mambabatas na pagpaliwanagin ang Bangko Sentral ng Pilipinas at kinaukulang ahensya kaugnay ng hindi pagtanggap ng ilang commercial banks sa printed national ID dahil umano sa fading o discoloration at kawalan ng pirma ng ID holders. Samantalang umarangkada na ngayong araw ang Asian Conference for Political Communication kung saan ilang media practitioners at communication experts ang dumalo sa naturang pagsasanay. Makibalita tayo mula sa Singapore. May report si Karen Villanda live. Karen. Naomi, nagpapatuloy ang Asian Conference for Political Communications dito sa Singapore kung saan 200 media, political consultants at spokesperson ng mga political parties ang imbitado mula sa 40 bansa sa buong mundo. Ubarangkada na ang dalawang araw na pagsasanay ng ilang communication experts sa buong mundo. Unang nagbahagi kanina ang dating Prime Minister ng Australia kung saan nabanggit niya ang kahalagahan ng political communication sa nangyayari ngayong gulo sa Ukraine at Russia. Sa plenary panel, pinag-usapan kung paano ginagamit ang political communication sa pamamayagpaga ng mga binansagang political strongmen tulad nina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Ferdinand Marcos Sr. Ilan sa mga guest speaker na humarap sa iba't ibang communication expert mula sa buong mundo ay mga Pilipino. Naomi, karamihan sa mga participants ay mga Pilipino. No? At sa ngayon, nag-umpisa na yung afternoon session. At kanina, napag-usapan nga yung tungkol sa pagbabalanse ng free speech. At dahil lumalawak na at dumadami na yung mga gumagamit ng social media, ay napag-usapan din yung political correctness. At hinikayat yung mga media na katulad natin na maging fact-checker at mag-upload ng mga content about sa fact-checking. At yan muna ang huling balita mula rito sa Singapore. Kasama si Bella Lasmoras, Karen Villanda, para sa Bali. Maraming salamat, Karen Villanda. Sa puntong ito, alamin natin ang iba pang balita mula sa PTV Davao. Magandang hapon, Julius Pacot. Daghang salamat, Naomi. Ginalihok na sa Executive Committee sa Regional Peace and Order Council kon ARPOC 11 na pagpasa sa resolusyon nga mamahimo ng insurgency-free ang Davao Region. Kini ang ibutyag sa ARPOC 11 ato silang meeting kaganinang buntag sa Naval Station Felix Apolinario, Panakan, Davao City. Gipresenta usab ang nahimong kalampusan sa kasundaluhan sukad 2016 hangtod sa kasamtangan nga niresulta sa pagka-dismantle sa 15 ka guerrilla fronts. Base sa datos sa 10th Infantry Division sa Philippine Army, nakatala sila og 437 ka encounter, 107 ang napatay nga NPA, 217 ang nadakpan, 1,425 ang misurrender, o 401 ang barangay nga cleared sa Region 11, una nakabot ang insurgency-free status sa Region 11. Ang Davao Region mao na ikatulong nga rehiyon sa Pilipinas nga gideklarang insurgency-free kauban ang Region 1 kon Ilocos Region o Region 9 kon Zamboanga Peninsula. Insurgency-free Region 11.
That's why today we're just formalizing the ad referendum that was already initiated. Samtang nakumpiska sa National Bureau of Investigation Region 11 kauban ng Bureau of Internal Revenue ang 81 ka mga karton sa smuggled cigarettes nga nagkantidad ug kapin 1 million pesos. Atol sila gikasang entrapment operation kaghapon sa barangay Magugpo North diha sa Tagum City, Davao del Norte. Aristado sa mga operasyon ang usa ka marigtiayon nga nasakpang ginabaligya silang sari-sari store. Sumala pa sa NBI 11 gituang gikan sa nasod Malaysia ang mga kontrabando ug nasayray binulto nga ihap sa mga smuggled goods ang nagasulod sa Tagum City. Gibutyag usab sa NBI 11 nga mag-atubang og patong-patong nga reklamo ang magtiayong labado tungod silang pagpamaligya og smuggled goods. Lakip sa reklamong ipasangat kanila ang paglapas sa Republic Act number 10643 con Graphic Health Warning Law of the Philippines. Sanglit ang sigarilyo ilang ginabaligya, walay pahinumdom nga makadaot sa ang pagpanigarilyo sa panglawas sa tao. BIR is also empowered to file the appropriate charges for failure for or non-payment of the rightful tax or duties on these articles confiscated. And on the part of the NBI, we'll be filing a case for violations of our customs. Ug mao kanto mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTB Davao. Ako si Julius Pakot. Balik kanimo Naomi. Daghang salamat Julius Pakot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.